medyo kakaroon tayo ng konting tour dito sa kanilang farm. Morning routine niya. Ano yung mga ginagawa niya, pag-iising niya. Natin yung ano, sibling buhay ni Doc JBT dito. Sabi niya nga, ito daw yung nagsilbi niya na retirement place. Itong kanyang farm at ang kanyang bahay. Ito talaga ang ginagawa ko pag umaga, magkakape muna. Pagkatapos, magkakape bago pumunta sa mano, bago luluto. Minsan, sumasakay ako sa e-bike kasi medyo matanda na. Papunta doon sa farm para ba medyo malayo, paakyat. Minsan, sumasakay ako pero ngayon, kailangan ko muna kunin yung susit. Sakay ka rin. Okay. And then from breakfast, yun na yung usual kong ginagawa sa garden, tapos dun sa coin, tapos medyo paperwork. Okay, nagsusulat ng mga article kung ano, and then minsan tutulog. Dito, minsan natutulog ako, naglalagay lang ako papag, baka nandiyan yung papag ko. Ito, so, yan, ito, batch ito ng, ano, ng, sabi nga, late bird. Yan yun, no? Konti lang naman ako mag-breed. Usually, mga 100 to 150 na lalaki per year. So, maliit lang din yung lugar. For demo purposes ko lang din naman ito. Hindi yung talagang, sabi nga, farm. Pero very representative ng iba-ibang linyaga. Napapractice ko rin yung ano yung reading. At saka talagang hobby ko na rin. Dati may tilapia dito pero napakahirap nito. So ang ginagawa ko lang naman, bibili ako ng tilapiang buhay. Mas ilalagay ko dito, may tubig. Tapos pamimingwiting ko sila. Ayan. Kaya dati may tilapia, ang hirap imenting eh. So, lalagyan ko tubig, lalagyan ng ano yan. Yan na yun. Pag-produce ko ngayon, mga 100, 120 to about 170. Medyo dumami ng konti. So, yung mga boys, nagpiprepara pa kasi malapit na magpakain eh. Kung magse-7, between 7 to 8 o'clock ang pagpapakain nila dito sa board at dito rin sa mga manok balok na nasa range. Okay. Pag mga naglalaban ah, naglalaban na yung manok dun sa range, ilalagay ko yan dito sa yan. O dito muna sila para hindi mag high sprung. Maliit na lugar, wala pang mga ano yan, training cord. Lalagyan dapat ng training cord yan eh, tsaka lalagyan ng nahin. Pero paglipat niyan doon sa flying pen, once na tame na siya. Kasi minsan, pag nandun sa flying pen, high sprung, lalapitan mo lang. Pero pag nandito, natetame na sila sa isang maliit na confinement. So, tame na sila, at the same time, nakakakita rin ng lalaki. Tapos, pag nalipat doon, nandun yung mga babae. Tapos, pinalalagyan ng training coach. Minsan, dito rin kami nagbabakuna. Kalimitan, eto ha, ito yung sinasabi natin na mga shield vaccine o kaya yung pang maternal antibodies na vaccine. Kasi pag ganitong edad, kapili ka na gagawin bro, magbakuna ka na nung 4-in-1. Yung sinasabi natin, NCD, IB, Gumboro, at saka Rio. Yung tendocynovitis para at least ready na yon para dun sa mga kung makakakuha ka ng brutta. So, again, yung kulungan ko dito, nakaspread kasi ang bakod ko dito, simple lang. Makikita mo, yero at saka net lang. Dati kasi, nakapader pa yan. Again, bumaba nga. Kahit anong-anong magpader, natutumba. So sabi ko naman, mas mahirap pagpagawa. Kung mawawalan ka mga manok, hindi naman nila makukuha sigurong lahat. Pero so far,
ako konti naman yung minsan lang ako dito na wala ng manok. And then from then on, hindi na. Okay. Ito, dati hindi ganito to ha. Nung magretiro lang ako, dun, napagawa ko itong highway na ito kasi maputik eh. Oh, maputik, pinagawa ko to. So again, punta tayo doon para makita natin. From here, bababa tayo para makita natin yung mga stags na kanina sabi ko nga, hi to me. Okay.